All together, let us proclaim, the Father willed to give us birth by the word of truth, that we may be a kind of first fruits of His creatures. The Lord be with you. And with your spirit. Proclamation from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord. When the Pharisees, with some scribes who had come from Jerusalem, gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed hands. For the Pharisees, and in fact all Jews, do not eat without carefully washing their hands and keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed: the purification of cups and jugs, and kettles and beds. So the Pharisees and the scribes questioned Jesus, "Why do your disciples do not follow the traditions of the elders, but instead eat a meal with unclean hands?" Jesus responded, "Well, did Isaiah prophesy about you hypocrites? As it is written, these people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts. You disregard God's command, but cling to human tradition." Jesus summoned the crowd, and again he said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but only things that come out from within are what defile. From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, envy, blasphemy, arrogance and folly. All these evils come from within and they defile." My dear brothers and sisters, my dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Good evening, my dear friends. Cleaning is very basic in our life. Lalo na tayong mga Pilipino at Kapampangan, I would suppose, malinis po ang ating buhay sa paglilinis. Sabi nga, may expression, cleanliness is next to godliness. Malapit na malapit sa pagka magiging maka-Diyos. Para bang kabanalan din ho ba yung pagiging malinis? Maybe even physically, it can start with that, isn't it? Ang pinakaunang ginagawa ng tao pag umaga, more than i-check yung kanyang cellphone, sana yung mag-toothbrush muna. Maliligo, mag-prepare to be clean, literally. Yung mga Kapampangan, kumisan daw, lalo na pag summer, 2 times, 3 times maligo pag mainit. Because we are very conscious of being clean. And the challenge of being clean is as a value has its own indicators. Napansin niyo po yung mga bata pag malinis? Pag nakakita ka ng batang malinis, kahit sa public school, makita ka ng batang very neat, kahit na simple yung damit niya, pero alam na alam mong malinis. Kumisan, amoy fresh. Kanino nare-reflect yung kalinisan ng bata? Kanino? Yung bata ba? Dahil malinis yung bata?
It reflects the kind of family he comes from. Pag malinis yung bata, malinis yung sanggol, babango yung baby, alam na alam mo, there is caring behind this cleanliness. There's some kind of good values behind it. And ganyan din yung ating mga bahay. I'm sure most of us would all really give a big value to our own housekeeping, literally. When we take good care of our houses. Meron nga akong kilala, taga Pilar Village. Medyo matanda na sila, retired na. At malaki yung bahay nila. Eh ngayong matatanda na sila, yung mga anak nila, may sariling bahay na. Silang dalawa na lang matanda sa malaking bahay. Sabi nitong matanda, "Father, parang ang laki-laki ng bahay namin, dalawa na lang kaming matanda. Nauubos yung buong araw namin sa paglilinis. Kaming dalawa na lang." No? And sometimes that is also very real for us. But still, cleaning is a daily chore. It reflects the person. Alin po dito sa simbahan, inahabilin ko sa ating sakristan, kahit simple lang yung ating simbahan, sana malinis. At sabi ko kay Noy, kay Gilbert, tsaka kay Chingrina, sana kahit yung CR natin, malinis. Kahit hindi magandang maganda, malinis lamang. Kasi alam nyo anong mahalaga dyan? Ang mismong bagay na hindi napapansin ng tao ay malinis. Pag makita nilang malinis, it reflects. Di ba? Nagre-reflect sa atin. Sabi ko sana, nagre-reflect din sa akin. Di ba? Pag pumasok ka sa isang bahay, it reflects also the kind of family they have, kung paano ga, how orderly it is. Sa mga bahat ang nag-aaral, kung minsan they should take good care of, taking care of, malinis yung kanilang mga study tables, yung kanilang dormitories, because it reflects upon the order of their life. Dito po sa simbahan natin sa St. Jude, swerte po tayo. Hindi lang po isang sakristan ang naglilinis. Lahat ng mga members ng organization may assignment sa paglilinis. Tama ho ba yun? Yung naglilinis dito, yung for this time, may assignment sila. Yung dito, yung ating mga companions, pag Sabado ng umaga, naglilinis na ho dyan. Kahit na may kasal, after the kasal, lilinis na naman sila. Kaya po kumisan, talagang after nilang nagsumba, maglilinis dyan hanggang almost lunchtime. Yan, linis-linis ho sila dyan. Meron pa pong iba pa yung naka-assign sa altar, sa table, iba pa. Iba pa po yung nasa garden, yung mga CWL yata ngayon dito, tapos yung Pampangan choir dun sa likod, tapos sa second floor. Dun sa may alta, dun sa may grotto, meron din po. Yung AP, yan. Yung garden doon, meron din. Kaya, we take good care not only of being holy, but we make sure that cleanliness in our church is next to godliness. Actually, isang lugar lang hindi masyadong nalilinis dito, yung assignment ng EMDC. Yung assignment nila dun sa kabilang parking. Niminsan, di ko pa silang nakita naglinis, no? Pero naka-assign sa inyo yun. Pero nag-hire ako ng isang tao para lang maglinis para sa inyo. Anyway, it's our assignment. We take good care. Kasi it reflects atin lahat, di ba? Dito rin sa St. Jude, pag may basura sa daan, medyo mitatas ko po presyon. Nakikita mo yung basura ng ibang tao, tinatapon lang. It does not only reflect that person, but our sense of community, isn't it? Ang dami po ng example because sabi nga nung isang kaklase ko, may kaklase po ako sa seminaryo, hindi po siya nagpare, nagtrabaho sa gobyerno. Biniro ako, Deus, sabi niya, Deo, ako sa gobyerno, clean living. Huh? Talaga, clean living? Congratulations. Sabi, anong gusto sabihin ng clean living? I clean before I leave. Lilinis lang sa... Pero more than clean living na yung pabiro ng kaklasiko, ang mas mahalaga po dito, hindi lang yung mensahe ng Ebanghelyo. Bakit po? Ang tunay na kalinisan ng pinag-uusapan is more than yung ating kinakantang, I have two hands, the left and the right, all them apart so clean and bright. More than those cleanliness of our hands, kasi ito yung issue sa gospel. Kumain ang mga disciples ni Jesus without washing their hands. But that is not the literal washing na kamukha nating naghuhugas ng kamay. Sa mga Hudyo, sa mga Pariseo at Eskriba, when they say without washing hands, it is the ritualistic washing of the hands. Hindi lang po yung hygienic na paghuhugas ng kamay. Di ba po sa mga doktor, may
mayroon silang procedure pag lalo na pag sila ay may op surgery. Yung sa mga restaurants, mayroon din pong instruction kung gano'n tayo maglinis. Dapat, happy birthday to you. Tapos, tatapos na yan. Tapos, hindi lang po yun. More than that, sa kanila, it was a ritual cleaning. Because for them, when you have these hands through ritual cleansing, para sa kanila, yun na ang kalinisan ng kanilang pagkatao. Kaya pag hindi ka gumawa ng ritual cleaning, hindi malinis ang iyong pagkatao. Kaya ikaw ay leper, ikaw hindi malinis yung pagkatao mo. Ikaw ay nagtatrabaho sa palengke, hindi malinis ang pagkatao mo. Pag ikaw ay humawak ng mga bagay that are considered impure, ikaw ay hindi malinis ang iyong pagkatao. Parang medyo tumaas ang kilay ni Jesus dito. Bakit? Iba po kasi yung malinis at iba po yung nagmamalinis. May repeat? Iba po yung malinis, it's another way to see others as unclean, to judge them. Yung pagmamalinis. Ano po yung gusto ko sabihin? Di ba po meron tayong expression na holier than thou? Holier than thou. Ako malinis, ikaw hindi. Ako, nagugas ako ng kamay the way the Bible would ask us to do it. Pati yung mga gamit natin. Kaya malinis ang aking pagkatao. Excuse me, sabi ni Jesus. Even when you go through this ritual of cleansing, it must not follow that you have a clean purse, clean heart. Ang pagmamalinis, sometimes it is a self-assured attitude before God. Kung minsan nagiging judgmental din po tayo. Diba, pag isang tao, they feel holier than others, kami ang maliligtas, kayo hindi. May ganung expression, isn't it? Alam niyo po, nung nag-aaral kami sa theology, very fundamental sa ating pag-aaral, ating paniniwala, hindi po natin pwedeng ikulong ang Espiritu Santo sa ating simbahan. May repeat, we cannot limit salvation and the works of God and the Holy Spirit within the walls of our own church. We humbly bow before God. If God wants to save people far beyond us, it is beyond our decision. Kaya po nakakalungkot yung ibang mga sekta when they decide that we cannot be saved because we are not like them, then it is also like pagmamalinis. Because for the Lord, it's not enough to do rituals. It's not enough that we go to church. It's not enough that you go to our ritual celebrations. But it is really making our life worthy of God's goodness. Therefore, the call of the gospel is to go beyond ritual purity. Hindi po enough na nagsisimba naman ako, okay na siguro. Kahit may kasalanan akong Lunes hanggang Sabado. Total naman, nagsiserve ako sa simbahan. Siguro, it would be okay. Do you remember a story very close to this kind of thinking? Do you remember the story of the Good Samaritan? Naintindihan nyo ngayon kung bakit yung Pariseo at saka yung Levitico na papunta sa templo, hindi lumapit dun sa may taong namamatay? Bakit po? Dahil unclean siya. Ayaw nilang lapitan, ayaw nilang hawakan, ayaw nilang tulungan yung namamatay na ninakawan sa daan. Maybe nakita talaga nila, but they don't want to be unclean. They don't want to be blemished by the blood and even maybe the situation of that person because they are going to the temple. For them, that is already holiness. That is already purity. But the Good Samaritan, he went down from his own animal and then took good care of the person. He may have been blemished by the blood and the dirt of the road, but yung kalinisan niyang kalooban para tumulong sa kapwa is most recognized in our faith. Ngayon ko po naintindihan bakit yung mga bata, the child, is the greatest in the kingdom of God. Bakit po kaya? Because a child would always have a clean heart. A child would not always be judging others. A child would not have bias, would not have pre-decisions or pre-judgment according to the situations of others. Minamalinaw po ni Jesus, hindi po yung nanggagaling sa labas ang nagpapadumi sa ating pagkatao. Hindi po yung dugo
na kinain mong mengka mo buntitad makanyan, it does not make you impure. No, no, no. This is very clear in the gospel from Mark chapter 7. It is what we do. It is when we take advantage of others. It is when we sin. These things makes us impure. Kaya nga po, ngayon ko naintindihan din sinabi ni Stephen Covey. Sabi niya, the greatest battles in our life are the battles from within. Ang pinakamalaking labanan po daw na haharapan natin sa buhay natin, hindi po yung inaharap nating mga ginagawa ng ibang tao. Ang tunay na responsibilidad natin malaki ay ang nasa kalooban natin. And I just want to end with Psalm 51. You know Psalm 51? Kung meron po kayong Bible sa bahay, bigyan ko po kayo ng assignment na. So, kunin niyo po yung Bible ninyo. Una, pagpagan niyo na yung alikabok, yung Bible. Tapos, tanggalin yung alikabok konti. Baka kumisan, nawawala na, nandyan lang. Tapos, buksan niyo po sa Psalm 51. Alam niyo po yung Psalm na to, it is attributed to King David. Kilala niyo po si King David, yung nung bata siya, siya yung pumatay kay Goliath. And then he was like a savior of during his times. He was so powerful and even so regarded as not only a king, but even the son of his own of this time of salvation. Kaya lang po nagkasala din po siya. Nagkasala si David when she had this desire for a woman who is married. And then ang ginawa niya, dahil siya yung hari, pinadala niya sa gera ang asawa ng babae. Hanggang namatay yung lalaki sa front lines. And then he had a relationship that caused him to sin. At dun po sinulat yung Psalm 51. When King David approached Nathan, the prophet, hindi po alam kung nag-confess si King David, pero that is Psalm 51. Sabi po ni David, "Against you, O Lord, I have sinned and have done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold your delight in truth, in the inward being, and you teach me wisdom in the secrets of my heart." At sabi po niya, "Create in me, O God, a clean heart, and renew the right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit within me." Let this be our prayer, the prayer of David. Create in me a clean heart, O God. Can we repeat? Create in me a clean heart, O God. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.